Hi, hello, kumusta ka? Guys, ito na naman guys ha. Ang sharing natin ngayon guys, ito naman yung ginagamit ating mga fats ng baking. Oo. Dito guys, baka hindi nyo pa ito alam, ipapaliwanag natin para marami din kasing nagtatanong nito guys, ano ba talaga ang butter? Ito ang butter natin. Saan ba talaga siya pwedeng gamitin? Ito naman ang margarine. Saan ba talaga siya pwede gamitin? Okay? Ito rin ang ating vegetable shortening. Ito'y halal ha? Halal po. Lahat po tayo pwedeng kumain. Large. Vegetable shortening large. Then, oil. Alam na natin kung saan gamitin. Papaliwanag ko ito lahat ha? Kaya dyan lang kayo at makinig kayo para magkaroon naman kayo ng idea. Yung hindi lang alam ha, yung mga beginners lang natin, okay? Okay, umpisahan natin dito sa ating margarine. Itong margarine ha, itong sample kong margarine ay matatawag natin itong premium, ano? Yes! Kasi hindi ito kagaya sa mga margarine na nabibili natin sa mga baking supply na yung mga brand na ginagamit natin na may matapang yung amoy at maalat o sobrang alat. Ito kasi parang premium siya. Halimbawa, yung mga non-rip margarine ng Magnolia, pwedeng ganyan. Yan ang maganda. Saan natin ginagamit ang margarine? Ito'y gamit talaga natin. Pwede sa ating mga frosting, sa ating icing na niluluto. Doon natin siya isubstitute sa butter. Halimbawa, wala kayong butter, may margarine kayo, pwede kayong gumamit nito. Depende ha, depende yan. Depende sa recipe natin. Okay? Ang margarine ay ginagamit din natin ito sa cupcakes, butter found cake. Hinahalo din natin dyan sa pinapartition din natin sa ating shortening large para makabuo tayo ng timpla ng sari-sari. Marami din talagang gamit ang shortening kahit na sa panluluto, pwede natin itong gamitin. O sana na may natutunan kayo dito na napakahalaga ang margarine sa lahat ng ginagawa natin sa baking. Mayroon din talagang ginagamitan nito. Okay? O, proceed naman tayo dito sa ating butter. Okay? Ang butter ay isang maraming mga butter compound na hindi talaga pure butter. Ano? Yes! Sample ko kayo, yung Angkor butter, ayan ay pure butter ng atin na Queensland. Oo. Yan ay totoo talagang butter. Unlike nung nabibili natin, sabi natin, butter cups or dairy cream or mga golden crown, ayan, mga Baker Best, hindi po talaga siya pure butter. Ayan ay butter compound lamang. Pero the best po talaga yung gamitin sa ating mga frosting. Okay? Kasi ang presyo niyan, pangmasa, hindi siya kamahalan. Unlike sa totoong butter na talaga po namang mahal. Pricey talaga, oo. Pricey talaga siya. Guys, ang gamit ng ating butter, pwede siya sa frosting, buttercream icing, pwede din siya sa pandesal, mas masarap sa pandesal. Pwede rin natin siyang hiwain pang palaman. Okay? Basta hindi lang siya tunaw ha, buo lang siya buo. Ngayon guys, para makakuha kayo ng butter, ang butter ha, may butter na salted, meron ding unsalted. Okay? Baka malito kayo. Depende yan sa flavor. Ang ating mga butter ngayon, may mga butter milk flavor, may classic, o ano pa mang flavor na meron ng isang butter. At yun talaga ang kanilang ini-improve. May mga gamit din na butter na imported, halimbawa ng President. Sa marami-marami pa, maraming butter talaga na imported na hindi natin na halos nagagamit ito sa Pinas. At mayroon, mabibili lang ito sa mga komisari or halimbawa sa mga gaya ng SNR. Okay? O, ayan na, alam nyo na ang butter. Pwede na, ito talagang ginagamit sa ating pamprosting. Oo, dito natin ginagamit. Ito yung hinahalo natin para maging makinis ang ating icing o ating frosting. Pagdating naman sa mga tinapay na halimbawa, gumagawa tayo ng butter cake, butter fountain, cupcakes, the best talaga ang butter gamitin. At parisa natin ng konti sa atibap, napakaganda. Okay, dito naman tayo sa ating shortening. Ang ating shortening ay marami din talagang hindi nakaalam nito at marami din talagang nagtatanong nito. Sobrang dami din talaga. Kasi ang nangyayari, hindi nila alam kung saan sila bibili. O sa lahat po ng mga gustong bumili nito, ito naman talaga ay nabibili lang sa ating mga baking ingredient supply. O doon talaga, magtanong lamang po kayo na shortening or large, vegetable large. Okay? Ito'y ginagamit, the best siyang gamitin sa ating mga pie crust, sa ating dough. Ito'y sa tasty natin. Pwedeng-pwede ito guys, napakagandang gamitin. Kailangan lang kung sari-sari ang inyong gagawin. Ako pag gumagawa ko ng tasty, ito lang talagang ginagamit ko, shortening vegetable large. Pero doon ako bumabawi na lang sa ating milk, sa ating gatas. Okay? Ngayon naman, dito kasi, ang ating shortening large, pag gumawa ka tayo ng sari-sari or anong mother dough natin na sobrang daming klaseng tinapay natin gagawin, gagawin nyo po ito, huwag nyong puro. Mas maganda,
hahatiin nyo siya or 600 to 400 ang partition dito sa ating margarine. Oo, para maging pantay yung lasa. Oh, pwede rin ang butter, i-kombinasyon natin diyan. Okay, pwede rin. Ngayon, ang shortening natin ay maraming gamit pang grace ng ating mga tray, panggamit sa ating fondant, pwede ding panghalo sa ating fondant. Marami talagang gamit ang vegetable shortening large. Okay, ito'y halal ha. Halal ito. Pwedeng kainin sa lahat, kahit sa ating mga kapatid na Muslim. Okay? Yes! Ngayon guys, dito naman tayo sa ating oil. Ang oil natin ha, mas kilalang gamit talaga sa ating mga kusina. Oo, sa ating mga kusina ang oil, na napakadaming gamit ang farm oil or mga beds. Meron ding coconut oil at meron ding mga special oil. Halimbawa, yung mga corn oil, canola. Yan, medyo pricey yan guys pag yan ang gagamitin natin. Napaka-pricey talaga nila. Pero pag i-costing natin, meron ding oil for chipon lang talaga. Oh. Pero guys, itong natural na oil na ganito kalinaw o ganito kalabo, napakagandang gamitin sa ating separated cake. Okay? Hindi lang yan, napakaganda din yung gamitin doon sa ating pandesal. Kung gusto nyo yung pandesal nyo na malaman at maganda ang medyo makunat-kunat, dito na ito nang gamitin po ninyo. Pwede nyo rin partneran ng butter. Okay? Okay, sana naliwanagan kayo lahat-lahat dito ha sa ating na mga fats sa ating baking. Okay guys, ito guys ha, habol pa to guys ha. Ang ating oil, pwede rin nating pamalit itong ating shortening. Okay, pwede rin itong pamalit ha sa paggawa natin ng tinapay. Oo, pwede rin yan pamalit ha, pero kayo lang mag-adjust texture nito kasi magkaiba talaga ang texture ng ating oil at ng ating large. Okay, sa costing naman, medyo mas mahal ang large. O kasi per kilo sa large, sa alus 100, dito naman, mas mababa. O mas mababa ang ating oil. Pero depende sa klase ng oil. Okay guys, oh, sana yan ay naihabol ko sa inyo at inyo yung malalaman na magtanong lamang po kayo din o mag-comment kayo sa ating video para sa iba pang mga detalye. Na marami pa rin talaga ang hindi nakakaalam nito. Okay? O sana magkita-kita tayo sa ating sunod na video. Maraming maraming salamat. Happy baking!